So ayan po yung kasalukuyan po nila na ginagawa nga po dito, yung pagbabakod. Magmula yan dun sa panulakan ng Luyola Street. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Espanya Boulevard. At muli natin kumbalikan itong bahagi ng Section 2 upang ihati na naman sa inyo ang pinaka-latest update patungkol nga dito sa itinatayo nilang NACR. At ngayon ay muli natin kumbalikan at aalamin kung ano na nga ba yung sitwasyon ng gagawin nga nilang NACR o yung pag-iilipit nila ng release ng train. Okay, so let's go. At nandito tayo ngayon sa panulukan ng Algeciras Street. So ito na nga po yung nakapaskil dito. Ito yung proyek ang ginagawa nga nilang NACR. So itong proyekto nito ay may duration na 54 months. At inumpisa nito noong December 18, 2023. So yun nga po yung perspective view ng gagawin nga po nilang bagong Espanya Station. Ganda. So sa pagtawid naman itong Espanya Boulevard, ayan yung papuntang Caloocan. So ito yung dating istasyon ng PNR. Dito lang yan sa Espanya Boulevard. Ito naman yung kahabaan ng Algeciras Street. At patawid tayo ngayon ng Luyola Street. Ayan, so last update nga natin dito ay nakita natin yung ginagawa pa lang nilang paglalagay ng mga tubo na nakabaon nga dyan sa mga bloke ng semento. At ngayon nga ay nakita natin na mayroon na siyang mga ayero. So ito yung ginawa nilang bakod para nga po dito sa gagawin nga po nilang NACR. So ito yung kahabaan ng Algeciras Street at nasa pagitan ito ng Luyola Street at ng Fajardo Street. Ayun yung nasa bandang dulo, ayan yung Fajardo Street. So, matapos sa pala yung ginagawa nilang pagbabako dito. Ayan po yung nakasalukuyan po nila na ginagawa nga po dito yung pagbabakod. So magmula yan dun sa panulukan ng Luyola Street. Tansya ko nasa 6 feet itong inilagay nilang yung yero ginagawa ng kanapan. So hanggang dun yan sa may panulukan ng Fajardo Street. Sa kabila nyan wala pang nakatayong mga paglalagyan ng bakod. Okay, silipin na rin natin sa bandang unahan. Ito naman yung kahabaan ng Fajardo Street. Ito yung papuntang Lacson Avenue. Tabi tayo dito. Ayan, simula mag-umbisa na rin sila itong maglagay ng bakod. So yun nga po yung bloke ng semento na may nakabaon na tubo. Diyan po inilalagay yung yero na gagawin nga po nilang bakod dito nga po sa gagawin nga po nilang NACR. So bawal na pong pumarada yung mga sasakyan dito po sa kaliwang bahagi nitong katabi ng release ng train. Ayan po, so para nga po sa kaalaman ng lahat,
Ito po yung gagawin nilang NECR ay nasa 5 taon. Kaya tigil operasyon po muna yung PNR. So wala pong biyahe ng 5 taon. Nandiyan pa pala yung ginawang opisina or barangay hall nitong isang barangay dito nga po sa Sampaloc. So tatanggalin pa rin po yan para nga po malinis itong pagtatayuan nila ng NECR. Napakainit na, pero maaga pa oh, 9:39. Grabe na talaga yung panahon ngayon. Ito na siguro yung epekto ng climate change. Ayan, so napakalinis na talaga. Ang makita na lang natin dito, yung mga nakatambak na mga materyales dito nga po sa ginagawa nilang NLEX, SLEX Connector Road or dito sa gagawin nga po nilang NECR. Ayan, so matapos rin itong ginagawa nilang toll gate. Ayan yung toll gate ng southbound. At kapag natapos yan ay pwede nang dumaan yung mga sasakyan. Paakyat nga po dyan sa on-ramp sa may panulukan ng Fajardo Street. Ito yung Honda Lisa Street. Pansamantalang nakasarado. Ayan yung junk shop dito. Dito naka parking yung kanilang mga truck. Ito naman yung kahabaan ng G-Tosson Street. Ayan, meron dito ginagawa silang aktibidad dito sa kahabaan ng G-Tosson Street sa panulukan nga po ng release ng train. Ito yung ilalim ng NLEX, SLEX Connector Road. Ito yung papuntang Magsaysay Boulevard. At ayan po yung liburang bahagi ng isang commercial building dito po sa kahabaan ng G-Tosson. So naayos na po siya. So bali, pinapisan po siya sa kadahilan ng apektado nga po siya ng ito na yung pulong nga po dito. Okay, so hanggang dito lang muna ang ating update para nga po sa ginagawa nga po nilang NECR. At sa muli, paalam.